We are here sa Subic, Yokohama. Then park lang tayo because itatry ko kung may schedule ng wheel alignment. Dahil gusto ng daily vlog, of course, naisip ko dapat connected po yan sa sasakyan pa din. Anyway, tagal muna ako, nag-isa pa lang naman ako. Bibigyan natin ng wheel alignment ang ating Camaro, tapos tingnan natin kung magkano yung gastos and tuwing kailan dapat to i-wheel alignment. Uso nga ba ang wheel alignment? Charot, syempre kailangan yan. Then ang maganda niyan mga kaswabe, madam sa nandaan. Okay. Parehas tayo may problema pabungkaya. Tingin lang madam. Ang haba kasi nito rin. Nakita tayo ng Mazda Miata MX-5 2018. Highest variant siya. Binibenta yun ng 1.9 sa marketplace, you can see sa FB. Pero eto, mas mura sa 1.9. We will give a review. Then sinadya ko talaga. Then some of you are asking for a Miata. Nakaka-excite kasi ang ganda ng kulay. Inspired kay Batman. Ang sasakyan natin, nililip siya. Kasi syempre, ang pag sinabi mong wheel alignment, ang focus niyan is yung chassis dito. Yan mismo sa pinaglalagyan ng rims and doon. So, kasabi pagpasensya mo na hindi ko lahat kabisado rito. Pero magtatanong tayo mamaya kung ano ang nangyayari, what's going on pag nagkakaroon ng wheel alignment. Okay? Doon. Okay. Naku, muna pa tayong alam dito. So ang suspension natin pwede pa magtagal ng gaano katagal boss? Kunyari ngayon, today. O, may ilang years? 2 years pa. 2 years pa, oh. Meron ba tayong lifeline na 2 years? Mga ganun lang, estimate lang yun. Para sa suspension natin kasi inalign lang. Pwede ilalim ng sakyan natin. So chinecheck naman ni bossing kasi lagi tayo nalulubak eh. Ayan yun. Rotate na tayo ng gulong. Yung chrome dun sa harap dahil ito ang pinakaunang nauupod na part ng gulong kasi syempre di ba pag rear wheel drive yung nasa harap siya yung gumagalaw ng kaliwa at kanan kasi ito sumusunod lang naman yan. Then ang gagawin, ililipat yung nasa harap papunta ng likod para at least dito may makapal pa tayo na part ng tire tapos ibabalance siya. Okay, so every time na nakita ako ng nililip, naaalala ko yung nangyari dun sa Ferrari na inangat tapos nahulog. Nakakatakot nga lang, di ba? So ito, hindi naman ganun kaangat. Pero yun lang, medyo magiging reminder. Ayan, tapos dito nila nilalagay for, ano yan, balancing, no? Para hindi magkaroon ng vibration. Okay, so yun. Then may nilalagay na tingga yan, eh, no? Ganun, yun. Pag, kasuwabi pa, pag gusto mo mag-cost cutting, kuha ka ng ano, tansan, lagay mo sa gulong mo. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! So check natin dito. Wala na. Mas malakas daw ang horsepower pag walang gulong eh. So ganyan muna siya. Talantado! Front suspension. So as you can see, puro alikabok po yan. Then may silver trim doon. Then at the same time, ito yung rotor disc with the bonus of kalawang. Then red calipers Brembo for Camaro. Tapos ayan yun, okay? So, kaswabe, pagbigyan nyo na ako, patawa lang yun. Wala tayong alam pa rito. Pero aarali natin yan, katulad ng ginawa natin sa sports car. Okay? 40 grams. Ang ginawang rotation is yung front and rear tires natin, pinagpalit sila. Kaya raw pinapaikot to para mag-add ng ano, horsepower. Kaya nga natin pasundali rin natin. Na 40 dito, meaning to say, yun yung pinaka-vibration daw ng rims natin. Ibig sabihin, doing good. Kasi pag hindi raw, nasa 100 and up na raw yun. Okay? Alam niyo yun, good to know. Oh, yan. Rico Suave. Para may fit talaga ang... Maganda rin na ganyan. At least, nalaman natin na
we are ano, kumbaga kampante tayo na nakakabit talaga yung mga ano niya, mga nuts and bolts niya sa rims. Okay. Yan ang mga pangitain dito, mga kaswabe. Armac Dole, Petron, before going Manila, dyan kami nadadaan, dyan ako nadadaan, and ayun yung Yokohama. Okay? Petron. I hope may sense yung pinapakita ko, kaswabe, because this is a daily vlog. You know, we are vlogger. And yun ang Starbucks. Dyan ako namimili ng ating SB. Lalo na yung nagsisimula pa tayo mag-vlog. And balikan nyo po ang mga vlogs natin. Okay, so dito ang pauwi. Eh, grabe oh. Tumindi yung horsepower natin. Nag-change lang ng direction ng tires. So we have a Colorado. Ayan ang kabilang sa classified ng mga mid-size pickup truck. Nasa linyahan ng mga Gladiator. Okay? Jeep Gladiator. Which is yun ang pupuntahan natin bukas. So welcome to Kalayaan Homes. Okay? So see you! Siyempre, bago tayo makarating ng bahay, gusto kong sabihin sa'yo na malapit na malapit na ang ating Rico Suave merch or Kaswabe merch with the wolf icon. Okay? And ang maganda niyan, magkano nga ba ang aking ginastos sa nangyari? Ito siya, mga kaswabe. Nakapromo po ang alignment natin. So that's 600 pesos. Then tire rotation is 50 pesos each. Then ang nangyari po niyan ay free na yung dalawang gulong. Ang lupit, di ba? And ang maganda niyan, mga kaswabe, while roaming around dito, meron tayong pinuntahan kanina na i-review natin this week. Dahil meron siyang 2018 Mazda Miata MX-5. And yun ang pinaka highest variant. Ayun po yun, kaswabe. Ayun. Ayan siya. Okay? Pag-isipan ko kung ano yung mga pwedeng i-feature natin. And syempre, dapat related sa mga sakyan. And maintenance, educational, mga how-to, dagdag knowledge. And even ako, natututo rin ako. Okay? So next time, gawin natin yung foil, kung ano yung advantage, disadvantage, then yung baterya ng Camaro kung nasaan, and kung ano pa yung mga pwede natin ano makalikot sa sasakyan natin habang ongoing tayo sa pag-edit ng mga nire-review natin ng mga sports cars and supercar next time. At least nagbibigay tayo ng konting knowledge, and pagpasensya nyo na, hindi pa ako very knowledgeable about it, pero I'm willing to learn para sa inyo, mga kaswabe. Okay, so dinededicate ko tong video na to para sa inyong lahat. And syempre, lalabas na po ang merch natin. Huwag niyong kakalimutan. And thank you very much, kaswabe. I'll see you sa Hellcat video natin.